Ang tanong po ay, bakit ang dating daan ay nasa ilalim ng sumpa? Ako po naniniwala na ang dating daan o ang iglesyang pinangasiwaan ni Kasoriano o Eliseo Soriano ay nasa ilalim ng sumpa Kasi nilalabag nila po yung nakasulat sa Malakias chapter 3, 8 hanggang 10. Babasahin ko po. Ito po, Malakay 3, 8. Babasahin ko po. Nanakawan ba ng tawang Diyos? Gayun may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Verse 9. Kayo na nga sumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa mga katuwid bagay nitong buong bansa. Verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang silid, sapat na silid na kalalagyan. Hindi lang po ang dating daan o iglesia ni Kasoryanong nasa ilalim ng sumpa ng sumpa. Ang dami po, pati Katoliko, JIL, samahan ni Apostol Periol, samahan ni Apostol Renato Carillo, Methodist, Sabadista, COP, CCP, at mga iba pa po. Aglipayan Church. Kasi ano po eh, pati mga Espiritista. Kasi hindi po iglesia ng Diyos na na kay Kristo Jesus ang tinularan nila. Hindi po sila naging bahay ng Diyos. Naging gaya lang po sila ng sinagoga na magkakasama yung mga dukha at mayayaman. Ang mabuting balita po eh, kahit po pala nasa ilalim ng sumpa ng sumpa, pwede pa rin pong magsisi at baguhin ang pamumuhay. Sumunod na sa utos ng Diyos. Yung eksaktong sinusunod dapat, yung eksaktong utos ng Panginoong Diyos. Ito po, babasahin ko yung James chapter 2 verse 2. Ito po napapatunay na halos lahat ng samaan yun. Wala na tayong makita ngayon na bahay ng Diyos eh. Puro sinagbuga eh. Dahil pagkakasama yung mayaman at dukha eh. Ito. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ang isang taong tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang mga isang dukha na may damit na hamak. Verse 3. At inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Verse 4. Hindi ba kayo nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Verse 5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariyang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa kanya? Ito po. Kung itutuloy po ang pagbasa doon sa James 2:9, ito po ang nasusulat. Tatapat kung kayo nagtatangi ng mga tao, ay nagkakasala kayo at kayo nahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Ibig palang sabihin, yung mga nasa sinagoga, ay nagkakasala pala at hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Kaya kung babasahin pa rin po yung James 2 verse 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kung nagiging kasalanan nila yung pagtatangi ng tao at inaturan sila ng kautusan ng mga suwail ay nagiging makasalanan sa lahat sila. Kaya yung samahang sinagoga at hindi iglesia ng Diyos na naka Kristo Jesus na bahay ng Diyos ay nagkakasala. Ang patutungo ng pagkakasala nila, kamatayan, ayon sa chapter 6 ng Roma. Kaya paano po magiging pagpapalain ng Diyos ang
sa mga nagkakasala. Tiyak na tiyak, hindi po. Malinaw na malinaw sa samahan nila Kasoriano at ng iba pa gaya ng mga Katoliko, ama nila Apostol Periol, Renato Carillo, CCF, COP, Anglican Church, Methodist, Baptist, samahan nila Bilarde, nila kay Eduardo Manalo, at iba pa. Sinagogo po yung samahan nila, at hindi ano, Iglesia ng Diyos na nakikristo Jesus sa Udea, ang tinularan. Hindi bahay po ng Diyos ang samahan nila, kundi sinagoga. Kaya dapat, hindi po dalin ng ikasampung bahagi o offering man lang sa samahan ngayon. Kasi ang utos ng Diyos, sa chapter 3 verse 10 ng Malakias, dalin ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, para o dapat dalin yung kasampung bahagi para sa bahay ng Diyos yun. Ang makikinabang din yung sa bahay ng Diyos. Hindi yung sinagoga. Kaya nasumpa ng sumpa. Bakit po? Kasi po eh, maliwanag ang utos eh. Dapat dalin sa bahay niya. At hindi dalin sa sinagoga. Ibig sabihin, binabago nila yung ano, yung alituntunin. Binago nila yung salita ng Diyos. Dinala na sa sinagoga at hindi na sa bahay ng Diyos. Kaya sila nang sumpa, nang sumpa. Ang isa pong tanong wala naman ikapo kaila Kasoriano eh. Kaila Eduardo Manalo at iba pa. Ito po, babasahin ko. Babasahin ko po itong Esra, chapter 7, verse 23. Ano mang inuutos ang Diyos ng langit, gawin lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa karya ng hari at ng kanyang mga anak? Binabanggit po doon na bahay ng Diyos ng langit dapat gawin lubos ang iniuutos ng Diyos. Ano po bang bahay ng Diyos? Di ba sa 3:15 ng 1 Timoteo, yun po ang iglesia. Ito po, babasahin ko. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito po, patutunayan ko ng mga handog o offering sa English na dapat din dalin sa bahay ng Diyos. Ito, babasahin ko po ang Deuteronomy 12:13. Mag-ingat ka na huwag mong ihandog ang iyong handog na susunugin sa alimang dakong iyong makikita. Verse 14. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi ay doon mong ihandog ang iyong mga handog na susunugin at doon mo gagawin ang lahat na aking iniutos sa iyo. Ibig sabihin, sa last part na binanggit ko, at doon mo gagawin ang lahat na aking iniutos sa iyo. Di ba sa Esra 7:23 na binasa ko kanina, anumang iniutos ng Diyos ng langit ay gawin lubos sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, dapat talaga sa bahay pa rin ng Diyos. Ipinapakita rito na dapat gawin ang iniutos ng Diyos sa bahay niya. Kaya dapat yung handog na pinili na o na ihandog ng mga tao sa dakong pipiliin ng Diyos. Ano po yun? Yung bahay pa rin po ng Diyos yun. Ayon sa nasusulat. Ito po ang kamalian ni Kasoriano at iba pa pong mga tagapangaral. Kaya sila'y nasa ilalim ng sumpa. Romans 10:15. Kaya sila hindi subok. Ito, babasahin ko. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga nang nasusulat, anong pagkaganda ng mga paniyong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Kaya ito, napakasama po talaga pagka ipinagtagbili mo yung sarili mo at hindi ng Diyos. Sa 2 Corinto 10:18, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtagubilin ng Panginoon. At ito po pong marami pa pong mali ng mga samahan ngayon.
Di lang ni Kasoriano at iba pa. Yung binasa kanina sa 7:23 ng Esra, hindi lubos na tinutupad anumang iniutos ng Diyos ng langit. Dapat kung bahay ng Diyos ang sama nila o tunay na iglesia, dapat anumang iniutos ng Diyos ng langit, ipinapatupad. Kaya napakarami nilang mga pagkakamali na dapat pagsisihan eh. Kung hindi, lubos silang masusumpa ng sumpa at mapapahamak walang hanggan. May tatapon pa sa impyerno at lawa ng apoy. Kaya ang samahan ni Lacasoriano at iba pa ay nagkakontribute din eh para ang lupa ay lamunin ng sumpa. Mabasahin ko po sa Isaiah 24 verse 5. Ang lupa naman ay nadunghan sa ilalim ng mga nananahan doon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Verse 6. Kahit nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungan sa laring. Kahit ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangag-ilan ang tao. Kaya nakakalungkot, pag ang tithes and offering dinadala hindi sa bahay ng Diyos, kundi sa mga sinagoga, nagko-contribute na sila ng na ang lupa ay lumuni ng sumpa. Kasama sila sa dahilan kung bakit yung mga tao nasusumpa kasi sa kanila nagbibigay ng tithes and offering eh. Imbis na pagpalain sila ng Diyos, yung mga taong nagbibigay ng tithes and offering, nasumpa ng sumpa kasi hindi sa bahay ng Diyos na bibigay eh. Yung mga iglesia nila hindi bahay ng Diyos eh, kundi mga sinagoga. At karamihan pa po, sinagoga ni Satanas at luklukan ni Satanas, doon nananahan. Kung babasahin niyo po yung previous kong mga videos, nandun po, maintindihan po ninyo. Kaya kawawa ang mga nagbibigay ng mga handog sa samahan nila Kasoriano, kay Eduardo Manalo. Sa iba po, mga born again at iba pa, bibigay ng offering. Nasusumpa sila na sumpa. Lumalakad po silang may kamangmangan at hindi gaya ng matatalino. Nakakalungkot. Kapahamakan ang patutunguhan na nabibigay ng tithes and offering sa mga samaang yun o mga handog at mga ikapu na nabibigay sa mga samaang yun. Mapapahamak. Hindi po maliligtas sa mga yun pag di nagsisi. Hanggang dyan lang po muna. Manloloobin ng Diyos eh. Maraming pa po akong hihayag sa ibang mga araw. Agwa pa po ako ng video. Lahat ng blessing, honor, glory, and all power ay sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesus Kristo lamang ayon sa nasusulat sa Apokalipsis 5:13. Maraming salamat din sa Diyos Ama at kay Jesus Kristo. Magpasawalang hanggan. Amen.